Oh my god! Wow! Lunti ang paligid ng iyong madadaanan. Mga sakahan, sagingan, at ibang-ibang uri ng punong kahoy. Tanda na pinapahalaga nila dito ang kalikasan. Speaking of kalikasan, isang pakikiramay sa namayapang si Gina Lopez na isang tagapagsulong ng pagprotekta sa inang kalikasan. Naway sapat na ang mga alaala mo bilang inspirasyon sa amin upang mahalin din namin at alagaan ang aming kapaligiran. Ang atin pong nilalakbay ngayon ay ang Mansalay Oriental Mindoro. Ito po ang kahabaan ng daan papasok sa Buktot Beach. Huli kong napuntahan ito ay rough road pa, pero ngayon ay maganda na po at sementado na. Ilang beses ko na ding nakikita sa TV ang Buktot Beach. Kaya ulit-muli akong nag-isip na muling balikan kung ano na ang naging progreso ng beach na ito. Maganda na po at malaki na ang ikinaunlad ng beach na ito. Nagkaroon sila ng karagdagang mga cottages. Nabuksan ang yung karatig nilang lupa na napakalawak din ang white sand. Pero katulad nung dati, napanatili nila hanggang ngayon ang kalinisan. At ang isang maganda dito sa Buktot Beach, hindi ka mahihirapang maghanap ng tubig tabang dahil ilang hakbang lamang mayroon na silang jetmatic na poso na napakalambot bumbahin. Hindi mo kailangang magtiis alat na tubig na matutuyo sa iyong balat at minsan ngayon nag-aasin-asin pa sa mukha. Dito, pagkatapos mong umahon sa napakalinis na tubig, diretso ka dun sa may poso, magsasawa ka ng magbanlaw dahil hindi naman ganun kadami ang pumupunta dito. Nagmimisto lang nga itong private beach sa mga bisita. Sama sa kanilang pasilidad ang isang maliit na tindahan pero halos kumpleto naman ang laman. Meron dito mga soft drinks, may mga noodles kung nagugutom, at meron ding mga inuming nakalalasing. Ang lugar ay perpekto para sa mga prenup, sa mga ikakasal, sa mga vlogger. Ang ganda. Sa mga photo enthusiast o sa mga frustrated photographer tulad namin, perfecto po ang lugar para pagpraktisan. Mga kabaysa, ang ganda dito sa Buktot Beach. Kung ang hanap mo eh medyo tahimik, dito ang perfect place. Ganda oh. Masarap siguro mag-overnight dito. So, yun nga, 10 pesos pa rin yung entrance nila. Pero yung cottage nila dati 50 pesos, ngayon 100 na. Pero okay naman. Sold ka pa rin. Ang ganda oh. Kita niyo yung paligid. Probinsyang probinsya, ang linis ng dagat. Hindi katulad dun sa mga unang napuntahan natin. Makikita mo na yung dumi kasi malapit sa mga tao. Palibasa ito, malayo tayo sa kabihasnan, malayo sa tao. Ayan, napanatili yung nature, yung sa kalikasan talaga, yung ganda ng kalikasan.
Ganda ng mga rock formation. Ganda oh. So mga kabesa, ako po muli si Kabesang Amay na nag-aanyayang mag-subscribe at muli akong samahan sa susunod nating paglalakbay. Maraming salamat po sa inyong naging panonood. God bless.